Hey yo, what's up mga chong? This is JM Bisdak and welcome back to my channel again. At kung bago ka pa sa channel ko, mag-subscribe ka na at i-ring mo na rin yung bell para updated tayo sa mga bago nating video. At bagong lahat, let's roll the intro. Hey yo, what's up mga chong? So for today's video mga chong, ipapakita natin sa inyo para sa mga nagpaplano at para sa mga baguhan na gustong mag-install ng metal wall cladding mga chong, ipapakita ko sa inyo kung anong pinagkaiba ng wall angle tsaka J-molding mga chong at kung paano ito gagamitin. So let's go! So ito yung area na pagkakabitan natin ng metal wall cladding mga chong. So yung dati nitong wall mga chong ay yung mga binaklas namin na mga kawayan, no? So nagkataon lang na yung andito is mga kahoy, so pwede pa rin nating installan ng metal wall cladding mga chong. So ito yung ginamit natin, mini rib type na wall cladding. So 8 feet yun kataas mga chong, no? So ito na lahat, tapos nilagyan natin dito ng tawag na ito, metal stud para kapitan ng ating metal wall cladding mga chong, no? So ayan. So yun ang isang kasama ko mga chong, no? Nasa taas pa, no? Ayan, si paring tambok. Ayan. So lahat, nilagyan namin dito. Ayan. Para at least mabilis lang natin ikabit yung ating metal wall cladding. Sa taas din naman mamaya, lalagyan din natin ng tagneto. Ng metal stud, pati doon sa taas, no? So dito, sa taas, hindi po kasama yan. Spare the customer, no? So ayan, lalagyan natin dito. So yan, installan natin ng metal wall cladding mga chong, no? So papakita natin sa inyo mga chong kung ano yung pinagkaiba ng ating wall angle tsaka yung ating J-molding. So ayan, ito yung tinatawag natin na wall angle. So yan siya, parang ano lang, kanto lang, no? Parang yan, ito yung itsura nya. So papakita natin nakatayo. So ganyan lang siya. Ayan. So yung ating ano naman, yung ating J-molding naman, ipapakita muna natin dito yung dulo, no? Yung ating wall angle. So ganun siya. Ganyan yung itsura ng wall angle. So ito naman yung ating J-molding. So magkaiba siya. So yung tinatawag natin, kaya tinatawag natin tong J-molding, kasi pag tiningnan natin dito sa dulo, ayan, pag nitingnan natin sa dulo, ayan, naka letter J siya mga chong, no? So ayan. So ipapakita natin kung saan siya pwedeng gamitin. So kadalasan ginagamit natin tong wall angle dito sa lahat ng ating mga kanto. Like for example, maglalagay tayo dito ng wall cladding. So dito natin siya ilalagay. Ito yung ating wall angle sa mismong kanto. So ayan, so mamaya ipapakita natin kung paano siya ikakabit, no? Ganyan siya pag may mga wall, yung mga kanto. So yung J-molding naman natin mga chong, ito naman siya. So ito yung ginagamit natin para dito sa ating, like for example, dito sa ating door jamb. Yung mga gilid ng ating door jamb, dito natin ilalagay yung ating J-molding. Ayan, para at least makaberan yung ating dulo o mga gilid ng ating wall cladding. Parang mas malinis siya tingnan. Yan, makaberan to dito. Yan, matabunan ng J-molding yung ating mga gilid ng ating wall, metal wall cladding. So dito. So later, ipapakita natin kung paano install yung ating wall angle tsaka yung ating J-molding. Let's go. So ito mga chong, nilagay na namin tong isang J-molding dito sa baba. In-install na namin kaagad. And then, pag nalagay na natin dito yung ating metal wall cladding mga chong, ay saka natin ilalagay yung dito sa gilid, no? Install natin dito. So meron na akong naputol dito. So kung napapansin nyo mga chong, naka 45 degree yung dito para at least may design yung ating mga molding, no? So ito, pag nakita nyo ito, yan, tapos lalagay natin dyan, lalagay natin dyan, so mas maganda siyang tingnan, no? Yan, tapos nakalock dito yung ating metal wall cladding mga chong. Ayan. Ayan. Ganun din sa kabilang dulo, no? Ayan. Let's go.
sa so ayun guys, nalagay na natin yung metal wall cladding natin. Ayan. Tapos may natabo na doon sa kabila. So ganito yung magiging itsura pag may J-molding tayong nilagay, no. So dito kailangan din natin ilagay yung J-molding natin. Ayan. So pakilagay ito, eh. Ayan. So paano siya ilalagay, mga chong? Ito lang. Ayan. So suksok muna natin dyan. Ayan yung mga chong, ganito yung magiging itsura niya, no? So ayan, so mas malinis ang tingnan, mas maganda. Ayan. Oh, let's go. So ayan mga chong, no? Nakabitan na natin ng J-molding yung sa harap. So dito sa gilid, mga chong, papakita ko sa inyo kung paano tayo mag-cut ng ating J-molding dito, no? So kung susukatin natin to papunta dito, mga chong, ay nasa 40 inches yan. Saktong 40 inches yung dito papunta dito. So ngayon, pag-cut natin dyan, mga chong, nakapag-cut na tayo ng 40 inches na J-molding. Ayan, o. So, susukatin natin yan. Ayan. Susukatin natin yan. So, eksaktong 40 inches yan. So, kung nakikita nyo, mga chong, ay naka 45 degree yung dito, tapos straight. So dito sa kabila naman, ganun din ang gagawin natin sa pagkat ng ating J-molding. So again, mga chong, yung itsura ng ating J-molding ay ganito, no? Ayan, ganyan. Parang naka-letter J din siya, no? Yan yung ating J-molding. So paano natin ikakat ng pagneto ng ating 45 degree? So ganyan lang, no? Yung skwala natin, nakaganyan. Ito, yung dito. So ito yung ilalapat natin dyan, no? So ayan, mga chong, no? Ayan. So, naka 45 degree yan. Galing dito sa... Ayan. Pupunta dito. So, lagyan natin ng lapis yan. Ayan. Ayan. So, ayan. Nakapag-wait na tayo dito ng 45 degree. So, ayan. So, kakat na lang natin, no? So, ito na yung itsura, mga chong, no? So, ganyan siya. So, dito sa likod, di na kailangan 45 degree yan. Okay lang yun kaganyan. Kasi nga, ito lang naman ang isusuknok natin sa likod ng ating metal cladding, tapos ito yung makikita sa labas. So, tandaan, ito yung itong malapad na tong parte na to ng J-molding, ito yung ilalagay natin, isusuksok natin sa ilalim ng metal wall cladding natin, ito yung sa harap. So, ito yung lalabas dun sa harap, mga chong, no? So, ayan, mga chong, let's go. So, ito yung magiging itsura niya pagka sinuksok na natin yung J-molding natin, no? So, malinis yung tingnan dito sa harap. So, nakikita nyo yung malapad na parte. Ayan, ito yung metal wall cladding natin. Ito yung malapad na parte. Ayan, nasa ilalim na ito. Ayan, nakikita nyo yan. So, ganun lang kasimple maglagay ng ating J-molding para mas malinis tingnan yung ating nilagay na metal wall cladding, mga chong, no? Let's go. So, yun mga chong, no, yung ito namang corner na ito, ito na yung time na ikakabit na natin o install na natin yung ating wall angle or tinatawag nating corner molding. So, yung corner molding natin, again, ito yung itsura niya, no? Ayan. So, talagang pangkanto siya. So, lalagay natin dito para mas malinis tingnan yung ating kanto, no? So, ganyan yung pa-install niyan, mga chong. Dapat ganyan. So, ganun yung itsura niya pag corner. So, yun lang. Tapos, re-rebates na lang natin, mga chong. Ayan. So, mas malinis na siyang tingnan. Let's go. So, yun na yung itsura natin, mga chong. Ininstall na natin yung ating wall angle o yung ating corner molding, mga chong. Then, ito naman ang itsura natin pag nilagay natin yung ating pinakita ko sa kanina, sa inyo kanina, yung ano, i-install natin na J-molding, no? So, yan.
malinis ng tingnan. So yan, ang dating Kawayan walling ang ngayon ay metal wall cladding na. Ganun lang din ang pag-install, mga chong, no, ng ating metal wall cladding. So yan, sobrang linis ng tingnan. Pakita natin sa inyo. Yan, sobrang ganda. Yan din naman ang itsura sa likod. So ayan, mga chong, no. So ayan, mga chong, no, at least napakita ko na sa inyo kung paano gamitin or saan gamitin yung ating corner molding or yung dinatawag nating wall angle at saka yung J molding, mga chong, at saan siya pwede gamitin, mga chong, sa pag-install ng ating metal wall cladding, mga chong. So hopefully sa talk nito, mga chong, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo at i-ring nyo na rin yung bell para ma-update tayo sa mga bago nating video. Sana may natutunan kayo, mga chong. This is James Duck. Peace out. Woo! Kuyoy!